Pambansang Loyalista. Pambansang Loyalista. Di ko mo makikita. Di ko mo makikita. Pambansang Loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang Loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga kapiel. Good news naman po muna tayo. Tulad po nito, ayan, isupalpalag po natin sa pagmumukha ng mga kritiko ng ating Pangulo na laging nagsasabing walang saysay daw po ang ginagawang biyahe ng ating Pangulo. Lipad dito, lipad doon, pero wala naman daw po napapala. Isa na po ang nagpapakalat niyan, si Maharlika at mga Pink Lawan, mga kapiel. Bago po natin simulan, makikisuyo lang po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. Akala ko ba walang saysay, mga kritiko ng Pangulo? Walang saysay ang ginagawang biyahe ng Pangulo. Ito, ni hindi pa man din nakakauwi ang Pangulo dito sa ating bansa. Pero, ang mga gustong mamuhunan, nakaamba na sa pintuan, mga kapiel. Yan ang Tatak Marcos, pinagkakatiwalaan ng mga malalaking negosyante. Basahin ko lang. 900 million US dollar. Napakalaking halaga, mga kapiel. Ibubuhos sa Pilipinas ng US solar tech firm. Siyempre, kung merong magbubuhos o mag-put up ng negosyo nila dito sa ating bansa, mga kapiel, makikinabang tayo. Higit sa lahat, itong ating mga kababayan na walang trabaho, magkakaroon ho sila ng trabaho. Kasi makakalikha po ito ng trabaho eh. Hindi lamang 100, 200, 500, kundi libo-libong trabaho, mga kapiel. Libo-libo ang maaari makapagtrabaho dito sa itatayong negosyo ng mga Amerikano. Ito, interesadong magpalawig ng pamumuhunan sa Pilipinas ang kumpanyang Maxion sa pamamagitan ng solar energy. Mga kapiel, aminin mo natin hindi, nagkukulang tayo ngayon sa supply ng kuryente. Isa po ito sa sagot sa problema ng ating bansa. Malaking tulong po ito. Tamang-tama ang pagkakataon. Tugma, kumbaga, mga kapiel. Ito pa. Ito ang ipinaabot ng mga opisyal ng Maxion kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pulong na ginanap sa Blair House sa Washington DC nitong Martes. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Chelo Garafil, target ng kumpanya na makapagtayo ng halagang 900 million US dollar solar energy sa Pilipinas bilang bahagi ng expansion ng kanilang kumpanya at inaasahang makapagbibigay ng 3,000 trabaho, mga kapiel, para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa kung saan ito itatayo. Ito pa. Ayon kay Chief Executive Officer ng Maxion na si Bill Mulligan, malaki ang tiwala. Ano daw? Hitad, makinig ka. Ito ulitin ko. Masarap sa pandinig, no? Pero siguradong masakit ito sa pandinig, mga kapiel, na mga kritiko ng ating Pangulo. Lalong-lalo na po kay Hitad na puro fake news lang ang alam. Ulitin ko ha. Malaki ang tiwala nila sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya sila nagdesisyon. Ayan.
na magpalawig ng pamumuhunan sa bansa. Ayan ha. Good news! Maraming makikinabang ng mga kababayan. Yung mga walang trabaho, kung saan man ito itatayo, itong kumpanya nila, sigurado na. Yung mga kalapit lang na lugar, mabibigyan ng trabaho. Ito pa oh, sinisimulan na niya ng kanilang kumpanya ang expansion sa research and development facilities sa Cavite na magbibigay ng 2,000 trabaho at mayroon pang hiwalay. Kaya nag-total 3,000 po. Mayroon pang hiwalay na 7 projects. Sabihin niyan, 7! Wow! Eh, hindi lang siguro ito 3,000. No? Baka mas marami pa mga ka-PL. Ulitin ko ha. O, 2,000 trabaho at mayroon pang hiwalay na 7 projects sa Binyan, Laguna, sa Manufacturing Information Technology at Logistic Activity. Sandali, hindi ko mapigilan. Palakpakan muna. Boljakin lang natin mga ka-PL si Maharlika. Ngayon, yung content niya, ebidensya. Ebidensya daw. Meron na daw siyang ebidensya. Kasi, di ba, nakailang beses tayo na na-content natin siya. Wala kang ebidensya. Di ba? Lagi natin sinasabing ganon. Puro ka dada. Puro ka fake news. O ngayon, yung bagong content niya, may ebidensya na daw siya mga ka-PL. Mamaya, sisilipin ko at baka bukas, pag-usapan po natin siya. Ayos! Buti naman at nagpakita ka ng ebidensya. Pero, ang tanong, hindi ba Photoshop yung ebidensya mo? Ha? Nagtatanong lang. Baka mamaya, gawa-gawa lang yan ng iyong puting ahas para sabihin na kuno, legit ang ebidensya ang ipapakita mo sa YouTube channel mo. Napakadali namang gawin yan eh. Kahit ako kaya kong gawin eh. Papel. Sabihin ko doon na kuno ha, kunwari lang ha, etong si Juan de la Cruz. Si Hitad na lang. Ayan. Etong si Hitad. Aba, maliban sa pagkakautang niya, kunwari lang po ito ha, maliban sa pagkakautang niya sa bansang Estados Unidos, meron din pala itong utang dito sa bansa na nagkakahalaga ng 7 milyon. Oh, pwedeng gawin, di ba? Napakadali naman eh. No? Huwag mo nga kaming lokohin. hindi mo kami maluloko. Yung mga followers mong uto-uto sa'yo, ayan, paniwalang paniwala sa mga fake news mo. Tapos, ipagigitan mo na hindi ka fake news. Uy, naku, huwag mo nga kaming anuhin. Lokohin, ano, Hitad. Ito pa mga kapelo, ayon sa PCO, makakatulong ang expansion ng Magsiyon para sa adhikain ng gobyerno na magkaroon ng mura at maaasahang enerhiya sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy sources. Ayan. Ayos na. So, yung kakulangan natin sa enerhiya, sa supply ng kuryente, makakatulong po ito. Sana, sa lalong madaling panahon, matapos na ito, ano, mga ka-PL, para yung mga lugar na nagkukulang sa supply ng kuryente, matulungan ito. Depende na po sa kanilang gagawing trabaho. Hindi po tayo eksperto dyan, di ba? Pero, sa pagkakaalam ko, maraming makikinabang nito. Kasi nga, kahit dito sa amin eh, hindi pwedeng hindi magkaroon ng brownout sa isang araw, isang oras, o kaya kulang-kulang isang oras. Ganun lang naman tumatagal. Kaya lang, minsan, mga ka-PL, itinataon yung ang sarap na po ng tulog mo, mga alas 11, alas 12,
magigising ka sa init, lalo ngayon mainit ang panahon. So ibig sabihin, kulang talaga sa supply ng kuryente itong ating bansa. Okay po ito. At ulitin ko, ni hindi pa nakakabalik ang ating Pangulo dito sa ating bansa, pero kung di ako nakakamali, dalawa o pangatlo na po ito na mamumuhunan sa ating bansa, mga kapiel. O hitad, eto o, isungal-ngal ko lang sa pagbumukha mo at kayo na rin mga kakamfink, ayan, mga pinklawan o, na wala nang ibang masabi kundi yung biyahe ng Pangulo, patsal-patsal lang yan. Wala namang napapala. Eto, huwag kayong magbulag-bulagan. Huwag kayong magbingi-bingihan. Ha? Tanggapin nyo ang katotohanan na ang Pangulong Bongbong Marcos sa Kalam. O di ba mga kapiel? Ayos, so hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.